Para tingnan ko kung ano na ang nangyari sa tanim kong palkata. Magandang araw po mga kaibigan, mga viewers. Dito ako ngayon sa aming area sa Barangay Bunawan, Iligan City. Punta ako dito para tingnan ko kung ano na ang nangyari sa tanim kong palkata. At saka medyo matagal na yon, mga 4 na taon ang nakalipas. So ngayon, tingnan ko kung lumalaki ba ang tanim kong palkata. Okay, so nakikita na natin, no? Nakikita na natin ang sinabi ko kanina na palkata. So around 4 years ago, no? Bali 4 na taong nakalipas ito, tinanim kong palkata. So ito na ang resulta ngayon. Medyo malaki na yung natin tanim. So actually, medyo malaking challenge ito sa pagtatanim ng palkata. So, yung bumili ako ng seedling, 5 pesos each seedling. So, 5 pesos. So, bumili ako ng 1,200 seedling. May capital ako na 5,000, pataas 5,000, at least kinuha yung namin yung ang nababayad ko sa nagbinta sa akin, kasi sinabi niya na 1,000 lang ang babayaran ko. Okay, so nakapag-invest ako ng 5,000. So at saka tinatanim ko ito, medyo pwede naman na yung sahod nila sa nagtanim, araw-araw lang, 200 ang every day, so 200 pesos, ganyan lang. At pinag-ano ko pa yung pinag-ano ko pa ng lupa, kung sabi ni saya pa gihabukan pa nako, no, kung gianag yuta ang mga punuan. So at saka timing po that day, no, may init. So tag-init yung pagtatanim ko, so medyo nahirapan ako sa pagdilig ng tubig araw-araw. Yung mga pamangkin ko, sila ang magdilig. Binigyan ko na lang sila ng tag 5 pesos each, 4 pesos or 5 pesos each every seedling sa pagdilig ng tubig, para hindi mamamatay yung tanim na palkata. So in 1 year, so at least yung tanim ko naka-survive siya. Around yung naka-survive nasa mga around 800 to 900 pieces ang naka-survive na tanim kong palkata. Medyo alaking sacrifice talaga, no, pag magtatanim ka. So di ko pa, may barrier ko pang nalalagay dito, medyo nasira na yung mga kawayan. Kung sabi ni saya pag ikural ko dito para lang hindi makain yung tanim ko sa mga hayop or mga animals, yung kanding, mga baka. So para hindi makakain, ikural ko pa yung sa in every boundary. So ganyan. In 1 year, naka-survive yung palkata. So hindi na siya makaabot
Kaya yung palkata is ano? So paspas siya magano magtubo. So in 1 year naka-survive na siya. Okay na 'yan. Hindi na natin aalagaan pag maka-survive siya in 1 year pataas. Yung ano lang, hirap lang dito sa start sa pagtanim mo. Asa ka patungo in 1 year, 'yan ang dapat natin protektahan or alagaan para hindi mamatay yung tanim natin. Yung palkata is kahoy lang ito. So hindi na kailangan na alagaan pa yung 2 years, 3 years. So puntahan lang natin, tingnan natin, ganyan na lang. Kasi okay na siya, makasurvive na. So kung tingnan natin, medyo malaki na yun, ito, around 4 years. So ayos. Ayos to. So kung medyo, kung intindihin natin, no, medyo medyo matagal ang kitaan dito, mga viewers, no, matagal. So siguro around mga 5 years, 6 years, 7 years. So kung may lupa ka na hindi mo gagamitin, kung gusto mo lang na taniman ng kahoy, so like this, so palkata, okay lang. Visit-visit lang tayo, mga ka-viewers, no, ganyan na lang. So after all, makapag-harvest tayo, may ano na tayo, may pera na tayo. Medyo ang problema lang, medyo matagal po, okay lang, at least may hintayin tayo na pohon-pohon, may tayo ma-harvest. Okay, so yan lang. So proceed tayo, tingnan natin ang mabuti ang ibang sa around in the area. Okay, so proceed ta, next.